tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Sabag ang episode natin today! I just like to say na grabe! Sobrang excited na ako para sa topic at guest natin. As in, dasi ko pang sinasabi talaga, no, na ibang level ng pangunan natin today. Pero maliban doon, madami rin tayong matututunan tungkol sa halaga ng pagbibigay saya sa iba kahit ano pa man ang sitwasyon na natin ngayon, no? Kasi nga naman, may pandemya, may coronavirus, at ang daming mga nangyayari. So, kailangan natin ngayon na kailangan din natin maging masaya. So, kasi nakakagaan to ng loob at nakakaganda rin ito ng loob tsaka ng ating buhay. So, at sure ba talaga na from the best, napaka! Ito talaga ha, pinahihintay ko talaga to na from the best talaga tayo makakainig kasi siya nga ang itinuturing nating bayani ng kasiyahan. O, ayan ha, yan pala nga nakikinig nyo. For sure, alam nyo na kung sinong pinag-uusapan ko ha. Paborito natin siya sa pagpapatawa at pinakamamahal na komedyante dahil sa kanyang kabaitan. Kaya stay tuned at sana po subaybayin nyo kami hanggang sa huli. Guaranteed, pagkatapos ng episode na ito, marami kayong good vibes at malay nyo, baka mapa-otso-otso din kayo sa huli. So, kaya huwag pa natin patagalin ito, pero bago siyang tawagin, panoorin muna natin ang video na ito. Pagpapasaya at pagpapatawa ay iilan lamang sa mga maraming naiihandog ng ating paboritong komedyante sa Philippine showbiz. I think he's a... For me, he's a singer. May I ask why? Ang kanyang pangalan ay kilalang kilala talaga lalo na sa mga humahanga sa kanyang natural na paghirit at pagbitaw ng mga linya. Ang masasabi ko lang sa PH care. Si Bayani Agbayani, ang ating bayani ng kasiyahan sa harap ikod ng kamera. Lahat tayo inapasayaw ng kanyang hit song na Otso-otso. At napaluha sa sobrang tawa sa kanyang mga pelikula at palabas. Alam mo ba ang pakiram dahil? May pangalang parang hindi pinag-isipan. Boy, ano ba yun? Ngayon, dito sa Beauty in a Box sa V81 Radio South Manila, kilalanin pa natin siya ng maigi at ang kanyang journey sa industriya as an actor, host, and comedian. Pag-usapan natin ang beauty at power ng pagbibigay saya sa ibang tao at papaano ito nakaka-empower sa sarili. Let's unbox this beauty in a box with the one and only Bayani Agbayani. Yay! Yay! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali naman, Bayani. Kamusta ka? Hi, Kuya Yani! So, di ba? Welcome sa Beauty in a Box, Kuya Yani! Sa pong palakalang, nandito ka ngayon kasama namin sa B81 Radio. Grabe! Grabe naman yung intro nyo. Oh, di ba? Grabe, Beauty in a Box. Congratulations, Alia. Thank you, Kuya Yani. Thank you, Kuya Yani, no? Gusto ko muna tanungin, kamusta ka na? Eh, gabi, ilang months na rin tayo naka-quarantine. Hello from Chinatown. Oo nga. Okay naman. Alam mo naman ako eh, flexible ako eh. Nakaka-adapt ako sa lahat ng uri ng panahon, sa lahat ng uri ng pagkakataon, at kung ano man ang dumating sa atin, dapat ganun tayo, flexible. Kasi hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Pero mga bagay na kontrolado tayo, meron namang mga hindi. Yung mga hindi, yun ang idadasal natin sa Panginoong Diyos. Totoo. Diba? Dapat lang lagi tayong happy. Wag ho kayong mai-stress. Mga manunood, nakikinig dito sa Beauty in a Box, huwag ho kayong may stress dahil hindi kayo magiging beauty in a box. Yeah! So, ayan, so Kuya Yani, happy to hear na mabuti kayo ngayon, na malusog, very ano pa kayo, like despite na nangyayari ngayon, no? Nakikita ko rin naman yun sa mga vlog mo na saka sa Instagram mo. Ang saya sa inyo, kapit! Alam mo ba, bumigis ako ng 5.30, nag-walking ako araw-araw. 5.30? Kanina nag-walking ako. Wow naman, kaya nang napaka-macho mo ngayon, kitang-kita naman sa shoulders, oh. Alam mo, sabi pa ako niyan, na
Chubby pa siya niyan, guys, ha? Chubby pa siya. Sabi ko, pati dito kaya ngayon. So, lahat na put on hold, no? So, sabi ko nga sa mga viewers ito, sabi ko, sige, ibalikan natin ng konti yung buhay mo. Like, very little lang. Kasi, as in, marami talaga nga humahanga sa'yo. Pero, gusto kong pag-usapan ng, like, let's just go back a little. Trip down memory lane tayo ng, kung ganun ba man, no? Ako, Alia, napakahirap ng buhay na inabot ko. Alam mo kung bakit? Anim kami magkakapatid. Lima yung kapatid kong babae, ako lang yung lalaki, ako yung bunso. Ang tatay ko namatay, tatlong taon pa lang ako. Isipin mo, ang nanay ko lang ang nagtaguyod sa aming anim na magkakapatid. Yung mga kapatid ko naman, ikukwento ko na, wala naman siguro masama, hindi naman sa pagiging kismoso. Nagsipag-asawa lahat agad. Hindi ako pinatapos. Nag-asawa. Kanya kanya. Ang nanay ko kasi, yung tipong typical na nanay na kapag nag-asawa ang anak, sa bahay titira. Wala naman kami sariling bahay. Nangungupahan kami. Kaya nanay ko, lahat na nang pwedeng itinda sa mundo basta legal, itininda na ng nanay ko. Yung puri lang niya, hindi niya naitinda dahil wala naman tumatanggap, wala nang bumibili. Pero kung nanay ko, na kung sexy-sexy, baka naitinda rin niya. Hindi, pinunan. Yung nanay ko, tininda. Da. Banana cue, barbecue, prutas, kung ano-ano. Eh, sa palagay mo, sino ang pwedeng maging katulong ng nanay ko? Siyempre, ako bilang lalaki. Kahit na papayat-payat ako. Naku, pag nakita mo ako, sobrang payat ako ng araw. Siguro dahil sa stress. Kasi ang pangarap ko talaga nung araw, gusto kong makatapos ng pag-aaral. Ayun nga po, okay, honey. Alam ko po, nakatapos ka ng kursong master, diba? Sa PUP. Pinag-aral ko ang sarili ko. Kasi nalaman ko at na-isip ko sa sarili ko na hindi na nila ako kaya pag-aralin. Lalo ni nanay. Kasi si nanay naman kasi, anim kami. Tapos lang si pag-asawa niya. Meron akong isang kapatid na bunso na babae, si Melanie. Sabi ko sa kanya, parang awa mo na, patapusin mo muna ako bago ka mag-asawa. Kasi natapos siya rin sa PUP. Kung walang PUP, walang nakatapos sa aming magkapatid pati ako. Kasi napakamura sa PUP. 300 pesos lang ang tuition. 150, enroll ka na. Yung 150, i-hop mo pa, 75-75, enroll ka na ng first term. Kaya doon ako nag-aral. Kasi state university siya, kung walang PUP na scholar kami ng bayan, hindi ako nakakapag-aral. 300 eh. Alam ba, pumapasok ako ng 6 ng umaga, umuuwi ako. 6 ng umaga. Umuuwi ako galing ng trabaho. Oo. 5 at 4 a.m. Alam mo ako ano? Wait, yan ito kami yun. Alam mo ako ano trabaho ko? Kargador ako sa Divisoria. Wow. Namimili kami ni Kuya Nap Rosero ng prutas at saka ng gulay sa Divisoria. Ako yung taga-buwat, taga-lagay ng mga pinamimili namin sa sasakyan. Nakatapos, dadali namin sa Paranaque yun, uuwi ngayon sa sukat, uuwi ako ng FBI, nakikitira ako dun sa... Kasi dati, may pwesto kami sa FBI, nakikita si nanay ng isda. Ngayon, hindi namin nababayaran yung pwesto, napalayas kami doon. Kasi na nanay, pumunta na ng Malabon. Kung nasa Malabon ako, nararamdaman ko na wala na magpapaaral sa akin. Bumalik ako ng FBI. Merong pwesto ron na sarado na, sila Ate Elby, si Bong, doon ako nakikitulog sa kanila. Alam mo ang ginagawa ko? Kasi wala electric fan eh. Noong araw, hindi ko alam na amura lang ko lang electric fan. Akala ko, ano mo aircon levels, Kuya Yanni, no? Oo. Kaya hindi kami bumibili ng electric fan. Alam mo yung, nagtatali ako lang. May tali. Tapos may karton na ganyan. Nakatali yun sa paa namin ni Bong. Meron siya, meron din ako. Tapos sabi na tutulog kami gumagano yun. Ganun ang buhay na. Kuya Yanni, kasi na... Actually, kitang-kita nga yan sa personality mo na kahit anong paghihirap, as in, ang naaalala ko talaga sa'yo is, ang inaalala mo lang is para sa, ginagawa, anong mang ginagawa mo is para sa ibang tao talaga. Tama. And, may para... experience mo talaga sa yung mga pinamahal mo sa buhay. Kaya, lagi kang talagang motivated eh. Di ba, Kuya Yanni? Alam mo, yan ang kasi ang sekreto. Kayo mga bata, pa kayo kahit ang anak ko sinasabihan ko. Okay. Para maging successful kayo sa lahat ng mga pangarap mo sa buhay,
ilaan nyo lahat ng pangarap nyo sa mga magulang nyo. Lahat. Walang hindi ipagkakaloob ang Panginoong Diyos kapag inilaan nyo yan sa magulang nyo. At never kayong magiging mayabang kahit na ano pang talent o ano pang talino ang ibigay ng Panginoong Diyos sa inyo. Lagi kayong nakatungtong ang paan nyo sa lupa. Never. Wag. Lahat ng mayabang sa anumang larangan, sports, politics, kung saan man, hindi talaga pinipayaan at pinipest ng Panginoon Diyos. Nakalimutan ko magdasal na bago sumasalang ako yung every project. Mabay, kablado, mga pinipila. Nagdasal ako sa backstage. Minsan nakalimutan ko. Ano nangyari, Kuya Yani? Palpak lahat yung ginawa ko. Palpak lahat. Hindi ko nakalimutan ko. Meron namang isa na Kawasaki show to, sabi ko, paano ko makakabisa yung kampana to? Katas paano ko, i-re-relate ba yung motor sa buhay ng tao na dapat nakakalawa ka? Ang mga babae, i-re-relate mo! Itong upuan na to ay mahaba. Para po ang buhay natin ay mahaba din. Parang ganun. So, dapat, kabisado ko yung parts ng motor at saka kabisado ko yung punchline dun sa bawat parts na i-re-relate ko sa buhay ng ako. Isipin mo ba yun? Paano mo gagawin yun? Kabibigay lang sa akin yung mga parts ng motor. Nagawa ko yun. Hindi ko agad naiisip yun kasi nakapressure yun, Kuya Yani, talaga. Dasal ako ng dasal. Alam mo, pagtapa ko pa lang ng tablado, isang pa lang yung sinasabi ko, may natawa na. Ang komedyante, kailangan malaman mo na agad kung anong klase ng audience meron ka. Ang nakuha ko yun, at natawa na sila sa umpisa, may baon ka na. Yun na yun. Kailangan, yung unang bitaw mo, dapat may matawa. Pag walang matawa, patay ka na. Hahanap ka hanggang gitna. So, ganun pala ang pagiging komedyante, Kuya Yani, no? Pero, alam mo kasi, bago ka naging komedyante, Kuya Yani, di ba? Fraud staff ka nun, hindi ko nakapagstaan. Ikaw ba nagtitinda ako ng mangga? Hindi ba kapaniwala yung mga namimili sa akin na nag-aaral ako? Kasi nakikita nila ako matungis eh. Nagbubuhat ako ng mangga, nagbubuhat ako ng gulay. Tapos, ano ginagawa mo dito eh? Kasi kung nag-aaral po ng exam, ha? Nag-aaral ka? Kasi hindi mo dahil iniisip na yung mga nagtatrabaho ng kargador sa divisory at inakapag-aral pa ako. Yung ganun ka, kadeterminado ako makatapos. Kahit nasa ilalim ako ng, kasi may tulugan kami doon, eto yung mga prutas. Alam to ni Kuya na po, nanonood siya. Yung ilalim ng tulugan namin, doon ako nagbabasa ng mga libro ko. Tapos minsan, wala naman akong libre kasi hindi ako nakapupunta ako ng, dati wala pa naman cellphone, wala pang Google. Pupunta ako ng mga libraries, tapos yung ikot ko yan. Alam mo, sa sobrang gusto ko mag-aral, meron pang isang insidente, nag-enroll ako, wala naman akong bank tuition. Nag-enroll ako sa PMI, kasi gusto ko maging seaman eh. Ang pangarap ko nung gusto ko. At talaga seaman? O, seaman talaga ko yan yun. Kaya ako nag-call sa PMI. Nakapila ako talaga. Tatandang-tanda ako. Nagutom na ako. Wala akong tanghalian. Wala akong magahan. At nag-enroll na ako. Tapos nakalagay dun eh. Kung magkaling mabayaran. Sa ito, Nay, ito po ang babayaran ko. Sabi ng nanay ko, anong ibabayad natin dyan? Eh, hindi nga sabon na panlaba. Wala tayo. At ako nag-enroll pa dun. Kaya natutuloy ako ng 2 years eh. Kaya ayoko na hindi ako makagraduate. Kasi pang hindi ako nakagraduate, ang feeling ko, yung mga classmates ko nung elementary at saka nung college, naiwanan na ako ng gusto. Kaya talagang gusto ko makatapos. Kaya talaga tinapos ko. Ang gapang. Lahat. Gapang ka talaga, no? Grabe, Kuya Yan. Hindi ko ma-imagine yan kasi as in kami, kasi may mga iba, mga kids ngayon, di ba? Iba. Eh, konting stress pa lang ngayon, parang konting, ano pa lang, daming ginagawa. Akala din, ang hirap na gawin yung mga, gawin. Pero, you can hear sa mga viewers natin, no? At tayo, mga youth pa nga, as in mga kaskatad, gaya ko, yung mga spata pa sa akin, na, you know, we have to work hard lang talaga. Tsaka, di ba si Kuya Yani, ang daming pinagdaanan po ng bata. Akala, tingnan niyo ngayon, kung saan siya ngayon. Thank you, Lord. Alam ba, hanggang ngayon, nag-walking ako. Nag-walking ako. Hanggang ngayon, iniikutan ko itong bahay ko kasi hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na ako nakatira. Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.